Pisces, hi! Welcome to Mr. Queen PH at ito ang inyong monthly reading para sa buwan ng March 2023. I advise na panoorin nyo rin yung inyong rising signs dahil meron din tayong astrology readings ayon sa mga major transits ng mga planets ngayong March 2023. Kung hindi nyo pa alam kung ano ang inyong rising signs, panoorin nyo to. Para malaman ang inyong rising sign or yung ascendant sign, mag-scroll down lang kayo sa description ng video na to. At yung unang link na makikita nyo, yun na yun. No? I-click nyo yung link na yun. Nakalagay dyan, alamin ang sun, moon, and rising signs gamit ang link na ito. So, i-click nyo lang yung link na yan sa Astro Sofa. At mapupunta kayo sa isang website na kung saan ika-calculate ang inyong rising sign or yung inyong ascendant. Okay? So, ilagay nyo lang ang inyong name dyan. So, halimbawa, si Anna ang name ninyo. Kahit wala ng surname, okay lang yan. Importante yung inyong oras ng kapanganakan, no? Tsaka yung place of birth nyo. So, ilagay nyo lang yung kung kailan kayo pinanganak. Halimbawa, example lang yan. And then, yung oras ng inyong kapanganakan at yung country kung saan kayo pinanganak. Kung sa ibang bansa, click nyo lang yung drop-down menu. So, makikita nyo na yung iba't ibang bansa dyan. Pero kung sa Pilipinas, okay lang yan as it is. And also, yung place of birth. So, halimbawa, sa Makati ka pinanganak. Hanapin mo lang yung Makati City. Ayan. Sa NCR, click mo lang yan. And then, click on calculate. Ayan. So, ika-calculate na niya ang rising sign ni Anna. So, for Anna, ang rising sign niya or ang ascendant ay Cancer. Pero, siya ay Aries. Okay? Aries yung sun niya, pero ang kanyang ascendant ay Cancer. Okay? So, para sa reading na to, ang gagamitin natin ang inyong rising sign or yung ascendant. Dahil sa astrology reading, nagbe-base yan sa rising sign. Okay? Sa numerology, ngayong March 2023, ang vibrational number niya ay number 1, which is about new beginnings and individualism. Ngayong buwan na to, maaring may mga bagong simula sa inyong relationship, sa inyong career, sa business, at kung ano pang proyekto na kayo ay interesado. Maari rin itong pagsisimula ng bagong chapter ng inyong buhay. Ang number 1 ay tumutukoy din sa pagiging leader. So, maaring yung iba sa inyo magkakaroon kayo ng leadership roles sa inyong trabaho, sa inyong career, or sa inyong business. At maari rin ikaw ay magiging in control of your life right now at hindi mo nahahayaan na kontrolin ka ng ibang tao. Sa kabuuan, ngayong buwan ng March ay ang pagsisimula ng mga kapanapanabik na pagbabago sa inyong buhay. Pisces, ngayong March 7, 2023, Saturn is going to enter Pisces in your first house of self, physical body, outlook in life, and personality. So, Saturn is about structure, discipline, and karma. At ang Pisces naman is a negative mutable water that deals with imagination and empathy. Papasok to sa inyong first house of self, physical body, outlook in life, and personality. Maaring may mga challenges kang pagdaanan, lalo na kung ito'y may kinalaman sa iyong physical body, gaya ng health concerns or health issues na magiging dahilan para maging health conscious ka na at magkaroon ka na ng healthy living. Maari ka rin makaranas ng pagbaba ng timbang na may kinalaman sa iyong kalusugan. Halimbawa, may mga pagkain na hindi ka na dapat kinakain dahil ito ay hindi nakakabuti sa iyong katawan. Yung iba naman sa inyo, maaring mapipilitan ng mag-exercise or magkaroon ng regular physical activities na makakatulong naman sa inyong pangangatawan. Ito ang panahon na kailangan patatagin nyo ang inyong sarili, hindi lang sa physical, but also sa emotional, mental, and spiritual. Ang Saturn ay nagbibigay din ng rewards. So lahat ng mga pinagpaguran mo or effort na ibibigay mo para sa kabutihan ng iyong sarili, ito ay magiging rewarding at makakita ka ng magandang resulta. Sa March 23, 2023, Pluto is going to enter Aquarius in your 12th house of spirituality, subconscious, hidden enemies, and losses. Pluto is about transformation and rebirth, and Aquarius is a positive fixed air that deals with innovation and freedom. Papasok ito sa inyong 12th house of spirituality, subconscious, hidden enemies, and losses. Maaring ang iba sa inyo ay makaranas ng major spiritual awakening na maaring makaapekto sa inyong mental health at emotional health. Panatilihin lang na matatag ang inyong paniniwala sa inyong sarili at syempre paniniwala nyo sa Diyos.
Maaring may mga matutuklasan ka pa tungkol sa iyong sarili na maaring maging daan sa pagbabago ng iyong pananaw sa buhay. Ito rin yung panahon na palalayain mo ang iyong sarili sa isang toxic na sitwasyon, maaring ito ay sa iyong romantic partner o iba pang mga mahal sa buhay. Mas magiging malalim rin ang koneksyon mo sa iyong sarili at ito ay magbibigay sa iyo ng kapayapaan ng isip. Okay, so tarot reading naman tayo for you, Pisces. And also, happy birthday, happy solar return, Pisces. I wish you all the best in life. As a Pisces rising, parang feeling ko birthday ko rin. Okay, so I wish you all the best. I wish you happiness, success, and good health. So, let's see kung ano ang energies for you. Meron tayong apat na na areas of your life. So, unahin natin yung inyong self. Para sa inyong self, Pisces. What are the energies for Pisces? Ang laki kasi nitong mega deck. Okay, for Pisces, the ways of water. Wow. So I feel like you're going to connect sa inyong roots, no? Yung inyong sarili, the inner self, kumbaga. And I also feel that you're going to connect with your emotions, no? Ngayong panahon na to, parang you will attend to your emotional needs. So pagdating naman sa inyong family, dive under the surface. Maaring meron kayong parang you will free yourself from a situation sa family na maaring naglilimita sa'yo. So, mamaya ika-clarify pa natin yan. Pagdating naman sa inyong love life, first, the fire. So, maaring yung iba sa inyo, merong passionate relationship na naghihintay or yung connection nyo ngayon, mas lalong magiging passionate. Just be careful kasi may mask dito. Baka meron ditong hindi nyo nakikita or maaring merong person sa buhay nyo na hindi masyadong nagpapakatotoo sa inyo, may tinatago, so tinan pa natin yan. Pagdating naman sa career, you have steady on. Ayan. I feel like sa career ninyo, ang dami nyong trabaho, ang dami nyong mga responsibilities. Pero kaya nyo naman siyang i-handle, no? Medyo mahirap pero kaya nyo kasi I think you are inspired, no, sa mga inspired ka, nabibigay sa inyo ng inspiration yung mga taong mahal mo and syempre yung iyong foundation, yung iyong, which is your family or the people you love. So let's clarify the ways of water. Ngayong Pisces is water element. Yan. So, alam nyo, Pisces, maaring around this time, mas magiging sensitive kayo, no? Yung emotions ninyo. May mga pagkakataon kasi na tinatago natin yung emotions natin to protect ourselves or ayaw nating maging vulnerable. But there are times na kailangan nating ilabas yan kasi yan yung way for you to heal, okay? You also have the Seven of Swords and the Six of Wands. May nasa-sense ako narito na merong naiinggit sa iyong mga success, no? So kung ano man yung nararating mo ngayon sa buhay, whether sa career man yan, sa relationship, sa estado mo sa buhay ngayon, there are some people around you na merong inggit or someone na who wants to, parang gusto niya nila na mag-fail ka. Okay? So, I think, you just need to protect yourselves from these people, from these energies, and be more authentic about yourself. Kasi lalo na kung may mga pagkakataon, syempre, na you will get hurt, no? Masasaktan ka. May mga pagkakataon na may mga tao na hindi magugustuhan yung ginagawa mo or hindi ma-appreciate yung ginagawa mo. But focus on what you really love to do. And kung hindi nila bet or gusto yung ginagawa mo, then bahala sila. You can't please everybody. Okay? That's one thing that you should know. You can't please everybody. You can just focus on yourself, on your success. Kasi mas lalo kang magiging successful kung nakafocus ka lang sa iyong sarili. So, sa sa iyong home life, dive under the surface. So, yung iba sa inyo, lang to ha,
specific message. Yung iba sa inyo, meron kayong tutuklasin tungkol sa inyong pinanggalingan, no? Yung iba sa inyo, parang feeling nyo, you don't belong in this family. So, kung meron kang mga parang duda na baka hindi ikaw totoong anak, yung mga gano'n, no? Hindi naman to mag-resonate sa lahat. Specific message lang to. So, some of you are going to parang investigate, no, about this. So, also have the Two of Wands. Let's see. Oo, parang may pinagpipilian ka eh. Parang torn between two things ka pagdating sa family. Yung iba, meron kayong natuklasan. Pero hindi naman yan mag-resonate for all of you. I also see na yung iba sa inyo, you might be thinking of moving out of yung parents home mo. No, halimbawa kung nakatira ka sa mga magulang mo, you want to be on your own, no? Gusto mo na maging parang ano, maging ano ka na, independent, no? Yung iba kasi kahit may pamilya na, may mga asawa na, nakatira pa rin sa parents. So yung iba sa inyo, you want to move out of under your parents' roof, no? Kasi with the Nine of Wands here, parang feeling mo masyado na masikip or masyado nang magulo or masyado nang mahirap yung sitwasyon. So ngayon parang naglalakas loob ka na umalis sa yung comfort zone. Kasi minsan akala natin comfort zone natin yon, pero actually it becomes a prison, no? Para siyang kulungan na marami kang limitations. Pero kung maglalakas loob ka na umalis at i-discover mo yung sarili mo, mas makakahanap ka ng independence, marirealize mo yung power mo. Kasi kapag, you know, nandun ka lang sa isang lugar na ikaw yung kinokontrol, parang feeling mo wala kang lakas or wala kang power over yourself. Pero kung meron kang lakas na loob na to move out and discover more about yourself, so mas magiging powerful ka kasi alam mo kung paano pangalagaan yung sarili mo, alam mo kung paano mas maging responsible para sa sarili mo. So, sa love naman, ano tong First the Fire? Parang meron dito na ano, meron sa inyong may gusto or may interest, pero tinatago lang niya, or it's the other way around, meron kayong nagugustuhan na or interesado kayo pero tinatago nyo lang or pinapakita nyo na hindi nyo sila gusto pero gusto nyo talaga sila. You also have the Judgment and the Nine of Swords. Yes, I feel like ano, you are becoming stressed na sa sitwasyon na to with this person. Maari kasing pinipigilan mo yung nararamdaman mo and nakaka-apekto na to sa pagtulog mo, no? Hindi ka na makatulog sa gabi. And also, with the Judgment card, I feel like ano, meron ka ring mga babaguhin sa yung sarili. You will realize kung tama ba to na ginagawa mo, na itinatago mo yung nararamdaman mo, or depende kasi yan sa sitwasyon, no? If you feel na this is going to do something good sa sarili mo, then you will just keep it, no? And move on. Pero kung sa tingin mo na kailangan malaman to ng person that you are dealing with, then you're going to go out there and tell this person how you really feel and what you really feel. Like, yung totoong ikaw. Kasi mas lalo ka lang din mahihirapan kung pinipigilan mo yung sarili mo. Okay? And case-to-case basis yan, depende sa sitwasyon. So, syempre, yung iba dyan, baka meron na kayong parang complicated, no? Alam nyo na yan. So, kung complicated, iwasan nyo na rin na mas lalong maging complicated yung sitwasyon. Okay, sa career naman ninyo, Pisces. Let's see, career ng mga Pisces. The Hierophant. Okay, and Eight of Wands. Ooh, okay. So, I feel like ano, yung iba sa inyo, Pisces, matagal na kayo sa career nyo, sa trabaho nyo, na master nyo na yan, no? With the Hierophant. So, maaring ngayon, you are being asked to teach, no? Or to share your knowledge. Kumbaga, hindi mo kailangan sulohin yung kaalaman mo kasi yan rin yung way mo to help others, no? To share your knowledge na meron pang ibang tao na pwede kang tulungan para mas madagdagan rin yung kaalaman nila. And ganun din yung gagawin nila sa ibang tao in the future. So, it's like pagpapasa ng mga natutunan mo or kaalaman mo.
Okay? Like for example, magaling ka magluto. So syempre mahirap naman kung sasarilinin mo lang yung galing mo sa pagluto. Pwede mong ipapasa yan sa pamilya mo, no? Meron kang magiging apprentice na tutulungan mo, no, to know more about your craft. And eventually, this person is going to develop that. And ganun din yung gagawin niya in the future. So, kumbaga, hindi natatapos sa'yo yung legacy. Yung legacy na yon, it lives on. Okay? Ayan. So, I also feel na there are some other people who will reach out sa'yo na, tulungan mo naman ako, turuan mo naman ako, ganun. So, kung nakakakita ka ng ganung volume ng mga tao na gusto nilang matuto sa'yo, then you can use this as an opportunity to share your knowledge and also to earn from it. Kasi syempre, no, energy mo yan, so kailangan meron ka rin ma-accept in return. So, pwede kang mag-create ng mga courses, tapos ituro mo sa iba, and then in return, you will get something from it, like babayaran ka nila, diba? So, you can also make it as your business, diba? So, maraming opportunities for you, lalo na if you have mastered your craft. And ano ka na dyan? Marami ka ng alam. So, it's time for you to share your knowledge and skills. Okay, so let's see what else, Pisces, for you ngayong March. For Pisces. Your true tribe can't show up until you do. How can you show more of the real you? Ayan. So, this is about expansion, no? Sabi rito, yung totoo daw na tribe, yung family mo, yan yung makikita mo or makakasama mo, lalo na kung nagpapakatotoo ka sa sarili mo. Okay? Halimbawa, yung iba sa inyo, nagpapanggap lang na ganito ka, no? Pero ang totoo, hindi naman ikaw yun. So, ma-attract mo yung mga energies ng tao na kung ano yung pinapanggap mo na ikaw, no? So, ibig sabihin, parang mahirap yun kasi hindi ka rin naman magkakaroon ng harmonious relationship with them kasi that's not the real you. So, iba sa inyo, magpapakatotoo na sa inyong sarili, you are going to be authentic. And then, syempre, pag authentic ka, ma-attract mo yung mga kagaya mo rin, no? Na pareho ng interest and mas dadami yung connections mo na makakatulong rin sa'yo. Sa iyong sarili, sa iyong development, no? Speak up. Ayan. Sabi rito, if you avoid conflict to keep the peace, you start a war inside yourself. So, you have to speak up. Kumbaga, kailangan mo rin, you need to be heard, no? Of course. And I think it is ito sa mga kailangan mo rin i-release ngayon. Yung mga naiisip mo, minsan kasi natatakot tayo sa sasabihin ng ibang tao. And if you know naman that is your truth, then bakit matatakot ka, 'di ba? So you're going to free yourself and speak up. So that is your reading, Pisces. Kung nagustuhan niyo 'to, naka-resonate kayo, mag-comment kayo diyan, like, share, subscribe para lagi kayong updated sa ating mga readings. Thank you so much, Pisces. See you again.